kapag ikaw ay conservative, ito yung mga investments na pwede mong itry. Bonds. Ikaw ang nagpautang sa corporation or sa government. They're going to use the money in order for them to expand their business. Sa government naman, they're going to use the money to improve the economy. In return, meron kang matatanggap na interest. And usually, naka-lock-in period po yan ng 2 years, 3 years, or even 5 years. Time deposit, saan mo ito pwede makuha? Sa mga banks. Naka-lock-in yung pera mo sa banko, hindi mo pa siyang pwedeng i-withdraw for the next how many months or even years. And in exchange, meron kang matatanggap na interest. Pag-ibig MP2, pag once mag-invest ka dito, meron kang 7% na makukuha. Sir, paano mag-invest sa Pag-ibig MP2? Punta ka lang sa pagibigfund.gov.ph. Makikita mo doon, open a Pag-ibig MP2 account. Sundin mo lang yung process at saka yung requirements, then meron ka ng Pag-ibig MP2. Now, what if aggressive ka? Pwede mo itry ang negosyo. Sa negosyo, guys, you have two ways. It's either you build a business or you invest in a business. Anong kaibahan? Sa build a business, ikaw lahat. From the finance, to the operations, to the marketing, to the sales, to the HR, lahat. Ikaw yun. You are building it from scratch. When you invest in a business, yung negosyo na iniinvestan mo, may operations na yan sila. May marketing na yan. May sales na yan. At may sariling sistema na yan sila sa loob ng kumpanya nila. Ang gagawin mo na lang is to give them money in exchange for shares in the business. Pangalawa, real estate. Ito yung mga properties. Ito yung mga lupa, house and lot, condo units, commercial buildings, di ba? Boarding house, ayan, real estate yan. Sino ba ang hahanapin mo? Real estate broker. Pangatlo, growth stocks. Ito yung mga stocks na usually hindi sila nagbibigay ng dividends. Because yung goal nila is to expand the business, is to make the business bigger. So ikaw, as an investor, you will make more of the money based on capital gains. Yung bumili ka na mababa yung presyo, eventually aakyat yung presyo because gumanda yung takbo ng kumpanya na pinag-investan mo. That is how you make money as an investor. What if naman, moderate tayo. Ito yung mga investments na pwede mong itry. REITs, Real Estate Investment Trust. Ang REIT ay isang public real estate company. So, how it works is, meron silang mga buildings na pinapaupa nila sa kanilang mga tenants and they will make rental income out of it. Ikaw, as an investor, if you own shares of the company, you will make money out of dividends. At the same time, long-term capital appreciation. Pangalawa, index funds. Isa lang ang bibilhin mo pero you own 30 companies na. Kasali na ang Jollibee, Globe, PLDT, San Miguel, Ayala, BDO. Lastly, dividend stocks. Ito yung mga companies na pwede mong bilhin na nagbibigay ng dividendo. Tulad ng PLDT, Globe, Jollibee, Meralco, DMCI. Which investment would you like to try ba?